Sabi ko nga, dapat marunong kayong kumilatis. Kinukwento ko sa inyo. Yan si Gloria Macapagal Arroyo. Mabait sa akin yan nung araw. Pumupunta sa program ko yan eh. Ini-interview ko yan eh. Nagpapaano pa nga yan. Oh. Papaparlor pa yan bago pumunta rin sa program ko eh. Oh, at naging vice president yan eh. Isang kilometro pa, kinakausap na ako ng Kapampangan yan eh. Mga kaibigan eh. Pero bakit hindi ho yung loob ko, hindi malapit? Yung hindi niya ako makuha. Ha? Kahit anong pakita niya sa akin. Merong instance ha, sa patay. Diyan sa isang samahan ng mga house show ngayon. Diyan sa Intramuros. May namatay na kasamahan sa hanap buhay. Napatay ito eh, si kolumnista, si Danny Hernandez. Matagal na reporter yun. Naging police reporter at naging kolumnista sa isang pahayagan. Eh, namatay yun. Nung mamatay yan, kasalukuyang pabalik kami ng Pilipinas. Galing kami sa Amerika. 1995 ito. Yung nag-cover kami ng pagbiyahe ni FBR sa United Nations. Mga kaibigan, yun yung 50th anniversary ng United Nations sa New York. Oh, pabalik kami galing ng Amerika. Yung araw na pauwi na kami, nabalitaan naming namatay yung si Danny Hernandez. Kasi merong time, yung kinukwento ko sa inyong yung dinimanda ko noon si Miriam Defensor Santiago, si Tita Miriam, nung siya'y nakaupo sa immigration. Alam ba ninyo, walang naglabas na periodiko. Doon lang sa kolom niya. Lumabas. Hindi ko matandaan. Ano pala? Hindi pala yon, hindi palang kasong yon. Ang lumabas pala sa kanyang, na siyang sumulat, banner story doon sa pahayagan nila. Mga kaibigan, sa journal. Siya ang sumulat, yung namatay, yung Danny Hernandez. Yung sa GSIS na kinukwento ko sa inyo na idinulog namin sa pangunguna ni Attorney Rick Balmonte, yung mga commentator to eh. Ang nag-initiate si Attorney Rick Balmonte, kasama kami sa mga signatory na naghain ng mandamus sa Korte Suprema upang utusan yung GSIS na ilabas yung mga nagsipangutang na sa panahon ni Marcos ay oposisyon. Pero before snap election, umutang sila sa GSIS. Very highly, ano yun, anomalous. Questionable and anomalous. Na ang ibig sabihin po, kaya nangyari yun, nakautang sila, sandali lang, oras lang, tatlong oras, na ibigay nakuha na kwarta. Ang basihan nila sa pag-utang, merong marginal note ni First Lady Imelda Romualdez Marcos na inuutusan yung GSIS na pautangin sila. Kaya nakuha nila yung utang. Oh. Eh ayaw kami bigyan ng kopya, malaman namin dahil nakaupo na si Mrs. Aquino upang ma-expose kasi nag-aagawan sa pwesto, nag-uunahan, makakuha ng pwesto kay Mrs. Aquino. Ha? Yung iba na pwesto talaga. Oh, mga kaibigan. Yeah, nung lumabas yung desisyon, nabasa ko yung pahayagan na yun na si Danny Hernandez din sumulat. Namatay yan. Yun nga kami kasalukuyang pabalik dito sa Pilipinas. At nung gabi, dumiretso ko sa, nagpunta ako, umuwi ako ng bahay. Pagkatapos eh, gabi, dumalaw ako dun sa wake. Dumadating si Gloria, mga kaibigan eh.
nakatalikod ako sa pinto eh. Pumasok si Gloria, hindi ko pa kilala yung asawa niya eh, kasama. Yung asawa, kasi pag nagpupunta si Gloria noon sa programa ko, mag-isa lang eh. Oh, hindi ko kilala yung asawa niyan. Pumasok, napalingon ako kasi bumukas yung pinto na dalawang pinto ang bumukas at ang daming kasama. Oh, eh ang kausap ko yung hindi ko kakilalang personal yun pero nagkukwentuhan kami, nakatayo kami, nagkukwentuhan. May bar kasi pagpasok mo ng pinto. Yun yung editor dati sa Inquirer na nagsusulat ng column ngayon sa Philippine Star. Ang pangalan nung Federico Pascual. Ay Kapampangan din yun eh. Sa pagkakaalam ko eh. O ikukwentuhan kami kung kilala ko o kilala niya si Hernandez tsaka yung tungkol dun sa pagkamatay. Eh ngayon po, dumating si Gloria eh. Vice President na yan eh. Eh paglingon kong ganun, ako agad ang binati eh. Ah, pero alam niyo kung ako, walang hiya. Kung ang hanap, ang itong profesyon ko, hinahanap buhay ko lang para sa sarili ko, okay lang eh. Wala naman masama na makipag, ano ko eh, di ba? Kaya lang, hindi yun yung pangarap ko sa buhay eh. Yung magsip-sip, di ba? Kilalang kilala ko. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Ha? Bakit? Kasi marunong akong makiramdam muna. Nakikiramdam muna ako sa mga, lalo na mga malalaking tao yan. Pinakikiramdaman ko ang kanilang pagkatao. Ha? Eh unang-una, sa unang-unang bungad pa lang sa ni Gloria, ang ngiti niya, ang gantinga, di ba? Nakalabas yung ngipin, di ba? Oh. Eh, pero pagkatapos nung tawa na yun, ha, na ang gantinga, pag isinare, wala kang bakas. Ni konting bakas na nakangiti pa, wala na yun. Yung ngiti, burado ka agad eh. Ang tingin ko sa ganun tao, walang sincerity. Hindi sincere. So useless na ikaw, aaksayin ko yung panahon ko para makipagbulahan lang sa'yo. Yun ang ano ko eh, ang pamantayang ko sa sarili ko eh. Oh, hindi man ako nagkamali, di ba? Ang tawag dong plastic, di ba? Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan, nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Let me.
ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoo.